Mayroon nga kayang tinatawag na advanced civilization noong unang panahon? Ang mundo ay sinasabing mabuo bilyong-bilyong taon na ang nakararaan. At ito ay tinatayang nasa 4.543 billion years old na. Kaya naman sa napakahabang panahon na ito, ang lahat ay posibleng nangyari na. Katulad ng mga pagsabog ng mga bulkan, digmaan, pagbaha, at ang lahat ng ito ay nalampasan natin lahat. Subalit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngayon pa man ay maaari nating tuklasin ang mga nakaraan. Kaya naman sa paghahanap ng pinakamatandang sibilisasyon sa planetang Earth, ay siguradong may matutuklasan ka na talaga namang mapapaisip ka kung papaano nila ito nagawa. Kaya naman siguraduhin mong nakatuto ka lang hanggang matapos natin ang video. Ang pinakadirektang ebidensya ng buhay sa Earth ay natagpuan sa mga piraso ng bato na sinasabing 3.5 billion years old nang nag-i-exist sa mundo. Ito ay natagpuan sa malaking rock formation sa Western Australia. Gamit ang iba't ibang uri ng kemikal ay napag-alaman ng mga scientifico na ito na ito ay nagtataglay ng mga palatandaan ng mga unang buhay sa mundo. Kung saan ang mga buhay na ito ay sinasabing ibang-iba na kumpara sa kasalukuyan. Sinasabing ito ay nagmula sa panahon noong ang lahat ng kalupaan ay nababalot pa ng kagubatan sa mga sapa at mga higanting puno, kung saan ay punong-puno rin ito ng naglalakihang mga hayop na kung tawagin natin ay mga dinosaur. At sinasabing ito ay naubos nang dahil sa isang napakalaking asteroid na bumagsak sa Earth mula sa kalawakan, at ito ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa buong mundo. Katulad ng sabay-sabay na pagsabog ng mga bulkan, malalakas na lindol, mga higanting alon, at makakapal na ulap ng alikabok sa buong paligid. Dahilan para mawalan ng bisa ang liwanag ng araw sa mundo na naging dahilan sa pagkamatay ng mga puno at halaman. Kaya naman sa mga pangyayaring ito ay talagang nakapagtataka na magpasa hanggang ngayon ay nag-i-exist pa tayo sa mundong ito. Posible nga kayang totoong nangyari ang mga ito? Posible nga kayang nagmula tayo sa hayop at nag-evolve bilang tao? O mayroong mas matalinong nilalang sa atin noong panahong ito? Paano nga kaya nakaligtas ang mga tao sa napakalaking pagkawasak ng mundo? Matutuklasan pa kaya natin ang sikreto ng mga sinaunang sibilisasyon? Hindi kaya mas advanced pa sila kaysa sa atin at matagal na nilang nilisan ang mundong ito at tayo ay bahagi lamang ng kanilang lahi? Ayon sa pag-aaral, ang unang bakas ng lahi ng mga tao ay tinatayang nasa pagitan ng 5 hanggang 7 milyong taon na ang nakararaan. Napakahabang panahon at napakaraming posibilidad para magbago ng gusto ang mundo. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng mga sinaunang sibilisasyon sa taong kasalukuyan? At paano naglaho at nawasak ang mga sinaunang sibilisasyon at sinaunang mga syudad noon? Katulad ng mga Minoans na nakatira sa isla ng Santorini sa karagatan ng Aegean malapit sa bansang Greece, 3,600 years na ang nakararaan, na naglaho pagkatapos ng napakalakas na pagsabog ng bulkan, at sa maiksing panahon lamang ay naging alabok na lamang ang buong syudad na ito. Ang mga Mayan civilization na may malawak na kaalaman sa pagsusulat, matematika at paggamit ng mga kalendaryo ay winasak lamang ng pagbabago ng panahon, at sa mga nakaraang digmaan ay tuluyang nawasak ang noon ay kamangha-manghang sibilisasyon. Indus Valley Civilization na sinasabing minsan naging tirahan ng 5 milyong katao na mas advanced ang pamumuhay dahil sa mga makalumang infrastruktura na kanilang naitayo, katulad na lang ng higanting hagdanan kabilang ang napakaraming kabahayan na ginagamitan ng matitibay na bato. Ang kanilang kalsada ay sinasabing mayroong daluyan ng tubig sa ilalim para sa pagsusuplay ng kanilang tubig. Subalit dahil sa pagbabago-bago ng panahon ay mas dumalang na lamang ang pag-ulan sa kanilang lugar. Natuyuan ng mga daluyan ng tubig dahilan para lisanin ito ng mga tao. Ang tanyag na City of Atlantis na pinaniniwalaan ring nag-i-exist noong unang panahon, kung saan ang naninirahan ay sinasabing kalahating tao at kalahating Diyos. Ang sibilisasyong ito ay pinaniniwalaang lumubog sa ilalim ng karagatan
kung saan ay sinasabing ito ay isang utopian advanced civilization na mayroong napakalakas na hukbong pandagat at sobra-sobrang kayamanan katulad ng mga ginto, perlas at mga silver. Ayon pa kay Plato, ang Atlantis ay nag-i-exist na 9,000 years ago bago pa ang kanyang panahon. Kaya naman itinuturing itong isa sa pinaka-advanced at matandang sibilisasyon sa mundo. Pinaniniwala ang dahil sa walang humpay na pagsabog ng bulkan, paggalaw ng mga lupa, ang naging dahilan para lumubog ang Atlantis sa kailaliman ng karagatan. Kung ikukumpara natin ang mga ito sa sibilisasyon natin sa ngayon, ay masasabi nating mas nakaangat tayo dahil sa haba ng panahon ay mas napapaganda na natin ang mga sinaunang imbensyon, lalo na sa teknolohiya. Pero paano kaya ang mga sinaunang sibilisasyon na hindi pa uso ang teknolohiya? Paano nila nilikha ang mga kamangha-manghang syudad milyon-milyon taon na ang nakararaan? Hindi kaya mas advanced pa sila sa atin? At ang tanging nakagisnan lamang natin sa kanilang mga gawa ay ang mga durog na bahagi ng mas advanced na syudad noong unang panahon. Totoo nga kayang mas advanced ang mga tao noon kesa sa kasalukuyan? May basihan nga ba ang mga teorya sa mga lahi ng alien dahil sa mga hindi maipaliwanag na bakas ng sinaunang sibilisasyon? Namuhay nga kaya sila rito bago pa ang mga tao? Maaaring katang isip nga lamang ang mga ito. Pero paano kaya maipaliliwanag ng tao ang eksaktong pangyayari sa mga naiwan nila sa mundo? Katulad ng malalaking templo at maging ang mga maliliit na kagamitan ng mga ito. Katulad ng kompas ng Vikings na para kanang naka-GPS sa panahong ito. Mga sinaunang baterya na gawa sa mga clay jars na mayroong kasamang asfalto at iron rods na sinasabing nabuo 2,000 years nang nakararaan sa labas ng Baghdad, Iraq. At ang isa sa pinaka hindi maipaliwanag sa lahat ay ang nuclear reactor na natuklasan noong 1972 na tinatayang may edad ng 1.8 billion years old. Ito ay natagpuan sa Oklo sa bayan ng Franceville sa Africa's Gabon Republic, isang French factory na nagsusupply ng uranium ore. Ang lugar ay sinasabing isang large-scale nuclear reactor na sinasabing pinapagana na 500,000 years ago. Gayunpaman ay sinasabing ito ay isang natural phenomenon. Subalit marami rin ang nagsasabi na imposibleng natural phenomenon ito dahil ang isang uranium para sunugin sa isang reactor ay nangangailangan ng tamang proseso at sinasabing mayroong geochemical evidence rin na ang Opo uranium deposit ay natagpuan kung saan ito ay sinasabing nabuo gamit ang nuclear fission reactors noon pang Precambrian times. At sinasabi ring mababa lamang ang concentration ng uranium nito kung saan ay pinaniniwalaang dahil ito ay nagamit na tinatayang halos 2 bilyong taon na ang nakararaan. Ngayon, makakalikha ba ang kalikasan ng ganitong kaperpektong nuclear reactor o sadyang natagpuan lang natin ang isang ebidensya ng sinaunang sibilisasyon na mas advanced pa kaysa sa atin? Sino ang makapagsasabi? Ano ba talaga ang mga nangyari bilyong-bilyong taon na ang nakararaan? Namangha ka rin ba sa natuklasan mo? Sadyang napaka-misteryoso ng mundo at napakaraming lihim ang itinatago nito. Kaya naman huwag mo nang dagdagan ang lihim sa mundo. Sabihin mo na sa crush mo ang tunay mong nararamdaman. Sana all. At dito na nga matatapos ang videong ito. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mga video, ay paki-like mo lang ang video at huwag mong kalimutang pindutin ang bell notification pag nakasubscribe ka na. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!